Ang magsasaka na si Gopi ay nalungkot nang puntahan niya ang kanyang bukid. Dahil kahit tag-araw na, wala siyang maaani sa mga tinanim niya. Ay, hindi nagbunga ang anumang pananim ko sa bukid. Anong gagawin ko ngayon? Kung hindi ako makakapaghatid ng mga ani sa kaharian, malalagay ako sa problema. Isang araw, nang malapit nang sumuko si Gopi sa paghuhukay sa kanyang tigang na bukid, tumama ang pala sa isang matigas na bagay. Ha? Ano yun? Pinagpatuloy niya ang paghuhukay. At napagtanto niyang ito ay isang palayok. Anong ginagawa ng isang palayok sa aking bukid? Wala naman laman. Labis na nalungkot si Gopi dahil nasayang lang ang pagod niya. Ibinagsak niya ang kanyang asarol sa palayok at humiga sa ilalim ng puno upang magpahinga. Pagkaraan ng ilang sandali, nang kukunin niya ang asarol para makauwi na, nagulat siya na may 100 asarol sa palayok. Ano to? Pero paano ito nangyari? Isa lang ang asarol ko. Inalis ni Gopi ang laman ng palayok at inilagay dito ang kanyang pala. Pero ano yun? 100 pala ang agad na lumitaw sa palayok. Hindi kaya ito ay mahiwagang palayok? Sino mag-aakala? Si Gopi ay parehong namangha at natuwa. Agad niyang dinala ang palayok sa kanyang bahay. Tuwang-tuwa niyang susubukan ang isang itlog at nilagay ito sa palayok. Hindi nagtagal, umapaw ang palayok ng mga itlog. Hindi ako makapaniwala. Pagkatapos ay sinubukan niya ang mansanas at tinapay. At nagbigay ang mahiwagang palayok ng 100 mansanas at tinapay. Ngayon hindi ko na problema ang tigang na bukid. Pwede kong ibenta ang mga dumaming produktong ito sa palengke ng kaharian. Dinadala ni Gopi sa palengke ang pinarami ng palayok at sumusubok din siya ng bagong produkto araw-araw. Isang araw damit, sa susunod na araw gulay, at sa isa pang araw, beans. Kahit anong ilagay niya sa mahiwagang palayok ay dumadami. Ang ibang mga nagtitinda ay nainggit sa kanyang tagumpay at nireklamo nila si Gopi sa sundalo ng hari. Kinaumagahan, lihim na sinundan ng sundalo si Gopi. Kinuha ni Gopi ang mahiwagang palayok at naglagay ng sisiw dito. Maya-maya, daang-daang sisiw ang lumabas sa palayok. Hindi makapaniwala ang sundalo sa kanyang nakita. Sa daang-daang mga sisiw na tumatakbo sa loob ng bahay ni Gopi, aksidenteng nahulog ang isa sa palayok at nagaroon pa ulit ng 100 sisiw. May sisiw pa si Gopi sa kanyang ulo, sa ilalim ng kanyang upuan at sa kanyang kainan. Agad na nagulat ang sundalo sa hari tungkol sa kanyang nakita. Inutos ng hari na dalhin agad sa kanya si Gopi at ang mahiwagang palayok. Pumunta si Gopi sa harap ng hari at kinumpis ka ng hari ang palayok upang idagdag ito sa kayamanan ng kaharian. Sumama ang loob ni Gopi. Tignan ko ngang mabuti itong mahiwagang palayok na magpaparami ng aking kayamanan. Lumapit ang hari at sumilip sa loob nito. Aking hari, mag-ingat ka, pakiusap. Ngunit sa sandaling iyon, nadulas ang hari, nawalan siya ng balanse at sumubsob sa palayok. Naku! Nahulog ang hari sa palayok. Ilang minuto lang, 100 hari ang pumuno sa bulwagan. Nalilito tuloy ang mga sundalo kung sino ang susundin. Ang mga hari ay nag-aagawan sa trono. Bawat isa ay nagsasabing, "Akong hari, hindi. Akong totoong hari, hindi no. Akong tunay na hari. Manahimik ka, hari ako." Nang
pagtanto ni Gopi kung gaano kadelikado ang mahiwagang palayok, nilabas niya ng palasyo ang palayok habang may kalituhang nangyayari. Dumiretso siya sa bangin at itinapon ang mahiwagang palayok. Nabasag ang palayok at naglahos sa hangin. Mula sa araw na iyon, nagtanim na muli sa bukid si Gopi at naunawaan na niya na ang lupa ay nagiging mataba hindi dahil sa mahika, kundi sa tamang pag-aalaga nito at nabuhay siyang masagana magpakailanman. Noong unang panahon, may isang matandang mag-asawa na nakatira sa isang luma at maliit na bahay na malapit sa kagubatan. Masaya at payapa ang pamumuhay nila sa kabila ng hindi pagkakaroon ng anak. Isang araw, habang may ginagawa ang matandang babae sa kusina. Mahal, anong lulutuin mo ngayon? Oh, mahal, susubukan kong gumawa ng gingerbread man. Magiliw siyang nagmasa at kinortehan niya ang tinapay ng hugis tao. Matapos niya itong mailagay sa hurno, umupo siya at hinintay maluto ang tinapay na mula sa luya. Nang maamoy niya ang masarap na tinapay sa kusina, isinuot niya ang kanyang guwantes at hinango ang gingerbread. Ngayon ay lalagyan niya ito ng palamuti. Ginawa niyang mata ang mga pasas at candy naman para sa cute na ilong. Gumamit siya ng krema upang gumuhit ng buhok at damit. At sa panghuli, ginawa niyang butones ang mga seresa. Pinagmasdan niya ang obra maestra. Ang ganda ng gingerbread man ko! Pero parang may kulang. Tiningnang mabuti ito ng matandang babae. At, ang bibig! Nakalimutan ko ang kanyang bibig! Gumuhit siya ng bibig sa mukha ng gingerbread man. Ayan! Ngayon, kumpleto na ang aking gingerbread man. May nangyari na di inaasahan. Salamat! Oh, paanong nagsasalita ka? Biglang tumayo ang gingerbread man. Oo, at kaya ko rin tumakbo. Biglang tumalon ang gingerbread man mula sa mesa, sa silya, tapos sa lupa. At mabilis siyang tumakbo palabas ng pintuan papunta sa hardin. Naku! Hoy! Bumalik ka! Tinawag siya ng matandang babae. Sumagot naman ang gingerbread man habang siya'y tumatakbo. Yan, takbo! Habulin mo ako, pero hinding-hindi mo ako maaabutan dahil ako ang gingerbread man. Lumabas sa hardin ang matandang babae at hinabol ang gingerbread man. Nakita ng kanyang asawa na tumatakbo siya. Hoy! Bakit ka tumatakbo? Sumagot ang matandang babae habang tumatakbo. Tumakas ang gingerbread man ko! Huhulihin ko siya! Walang masabi ang matandang lalaki. Tumatakbo ang matandang babae. Ngunit napakabilis ng gingerbread man na imposibleng mahuli siya. Dumaan ang gingerbread man sa bukid. Napansin siya ng isang baka. Ooh! Tinapay! Mukhang masarap! Gusto kong makakain nun! Nagsimula ring tumakbo ang baka at hinabol ang gingerbread man. Hoy! Huwag kang tumakbo! Kakainin kita! Yan, takbo! Habulin mo ako! Hinuli din ako ng matandang kinang! Pero hindi niyo ako maabutan dahil ako ang gingerbread man. Isang matandang babae at isang baka ang humahabol. Ngayon naman ay isang baboy ang nakakita sa gingerbread man. Oh, isang tinapay! Sakto, gutom na ako. Akin ka. Kakainin kita! Sinagot ng gingerbread man ang baboy habang tumatakbo siya. Yan! Takbo! Habulin mo ako. Yung ginang at baka'y sinusubukan. Pero hindi niyo ako maabutan. Dahil ako ang gingerbread man. Habang tumatakbo sila, si gingerbread man sa unahan, kasunod ang matandang babae, baka at baboy. Napansin ng manok ang gingerbread man habang naghahanap ito ng patuka. Yan ang gusto kong pananghalian! Kaya nakihabol na rin ang manok. Tumakbo ka man, gingerbread man! Mahuhuli kita!
Yan! Takbo! Habulin mo ako. Isang ginang, baka, at baboy. Hindi ako mahuli. At ganun ka din. Walang makakahuli sa akin. Dahil ako ang Gingerbread Man. Si Gingerbread Man sa unahan, kasunod ang ginang, baka, baboy, at manok. Lahat sila ay patuloy na tumatakbo. Ngunit matulin ang Gingerbread Man at malaki na ang agwat niya sa kanila. Napakasaya ng Gingerbread Man at ipinagmalaki ang sarili. Ako ang pinakamatalino at pinakamabilis na Gingerbread Man sa buong mundo. Oo, yan ako. Di ako magpapahuli kanino man dahil ako ang Gingerbread Man. Ngunit di nagtagal, narating ng Gingerbread Man ang ilog. Napatigil siya dahil alam niyang maaari siyang matunaw sa tubig. Paano yan? Malapit na ang ginang, baka, baboy at manok. Sa sandaling yun, isang tusong soro ang lumitaw mula sa likod ng isang puno. Marunong ako lumangoy. Kung gusto mo, matutulungan kita. Pinag-isipan ito ng Gingerbread Man. Paano kung kainin mo ako? Huwag kang mag-alala. Ayokong kumain ngayon. Tutulungan na lang kitang makatawid. Pinagkatiwalaan ng Gingerbread Man ang soro. Tumalon siya sa buntot nito at humawak ng mahigpit. Lumusong sa ilog ang soro. Samantala, narating na ng matandang ginang, baka, baboy at manok ang ilog. At nakita nila ang Gingerbread Man na tumatawid sa ilog sa likod ng isang soro. Wala na silang magawa. Alam nilang hindi na sila makakahabol pa. Palalim na ang ilog, kaya aabuti ng tubig ang buntot ng soro. Hoy soro, taas mo yung buntot mo, baka mabasa ako. Sumaki ka sa likuran ko, mas ligtas ka dun. Sumampa sa likuran ng soro ang Gingerbread Man. Ilang sandali pa ng paglangoy habang lumalalim ang ilog. Lumulubog rin ang katawan ng soro sa tubig. Baka abutin ka ng tubig dyan at mabasa ka. Dito ka sa ibabaw ng ulo ko. Medyo mas mataas dito. Umakyat sa kanyang ulo ang Gingerbread Man. Ipinagpatuloy ng soro ang kanyang plano. Nilubog na ng konti ang ulo sa tubig. Ako, masyadong malalim ang ilog. Lumulubog ako. Alam mo, mas ligtas ka dito sa ibabaw ng ilong ko. Kaya tumungtong sa ilong ang Gingerbread Man. Nang malapit na sila sa baybayin, biglang hinagis ng soro ang Gingerbread Man sa hangin at binuka ang kanyang bunganga. Ngunit habang nasa taas ito, isang lumilipad na uwak ang tumuka sa Gingerbread Man. Tulalang nakatingala na lang ang soro, nabukas pa rin ang bunganga. Naghintay ang Gingerbread Man na makalayo sila ng uwak. Saka siya nagtanong, "Kumakain ba ng tinapay ang mga uwak?" Nang magsalita ang uwak, nahulog ang Gingerbread Man at nagsimula siyang tumakbo ulit sa bilis na makakaya niya. Takbo! Sa pinakamatulin na makakaya niyo, isang ginang, baka, baboy, manok, soro at uwak, sinubukan akong hulihin pero walang makakayang humuli sa akin dahil ako ang Gingerbread Man. Patuloy na tumakbo ang Gingerbread Man at hindi ito tumitigil. Kung makakakita ka ng isang tumatakbong Gingerbread Man, huwag mo nang subukan pang habulin siya dahil siya ang Gingerbread Man at walang sino man ang maaaring makahuli sa kanya. Addis Ababa.